And in this case, he said, well, you want eternal life? And Jesus said, if you want to be perfect. So Jesus equates the concept of eternal life with perfection. And then he says, go and give, sell your possessions and give the proceeds to the poor. In other words, Jesus was saying, you want perfection that gives eternal life or brings a slice of eternity into your life? Be kind. And you will have treasure in heaven. Here, treasure in heaven. Again, heaven is always defined as a place where you go after you die. But whenever Jesus uses that word, or the kingdom of God, or the reign of God, he also means that bliss, that joy, that peace and happiness that people feel and experience here and now when they follow the ways of God. In other words, when they let their hearts to become the kingdom of God, when they make God the king of their hearts and in their hearts. So sabi niyo, oh, gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Gusto mo makaramdam ng eternity, ng timelessness, ng perfection, ng bliss? Equated with that, do this. Be kind. Especially to the needy. Then, pwede ka nang sumunod sa akin. Follow me. In other words, unless you are doing it my way, where am I going? Where, why do you want to follow me? Because I'm in heaven, because I'm going to heaven, but the way to that place or to that state of mind is by being kind. So, dapat natin appreciate yung aspect na to ng pagpapakuhulagan ni Jesus sa eternity, sa eternal life, and the way to heaven. Now, being articulated as kindness. Sell your possessions, give them to the needy, then you follow me. Then you can go to where I'm going or to where I am right now. Because this is the way. And the movement of the people that followed Jesus was called the way. To say the way is to exclude all other possible paths that had been in fashion at that time. Kaya makikita nyo na ibang pananaw, ibang paraan, ibang approach pagka nakinig ka kay Jesus. At ating himay-himayin, Matthew 19:21-22, sa tanong na yon, sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, if you want to be perfect, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang binagbilhan. Once again, Jesus was saying, be kind. Kindness and love is the way to where you want to go. To eternal life, to eternity, to timelessness, to bliss, to heaven. So gusto mong makarating doon, ibigin mo muna ang iyong kapwa. Gusto mo makarating ka doon kasi mahal mo ang iyong sarili, pero para makarating ka doon, ang daan, mahalin mo muna ang iba. Kapwa muna. Pag inuna mo ang kapwa, doon ka palang makakarating sa iyong sarili para ang sarili mo dalhin sa gusto mong puntahan. Masalimuot. Pero malinaw. Pagka pinag-isip-isip natin, outside of the boxes that had been imposed on our brains for the longest time, kung anong kahulugan ng conversation na yan. Kasi napakaraming layers pag nagsasalita si Jesus, hindi lang isa. And here, he says perfection, or the eternal life that the man was looking for, is in being kind to the needy. Sabi niya, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Nililiteral na naman ito ng iba. Yung may ginagawa ka, nagde-deposit ka sa langit, nagde-deposito ka doon literally para pag nagpunta ka doon mo withdraw. Well, we are not discounting the possibility, the literal possibility of that interpretation. But obviously in this case, the Lord was saying, langit is the kingdom of God, not a place up there in the clouds or beyond. Langit is in and within you. It is not a place out there somewhere in the universe, but it is in your heart. Kaya nilinaw niya sa Luke 17:21, people will not say, look, God's kingdom is here, or there it is. No. God's kingdom is here with you. Translated another way, God's kingdom is inside you. The way to the kingdom in you, the way to you, to your own heart, is through others. Through kindness to others. So it is cyclical. Gusto mong makarating doon sa heaven, dadaan ka muna sa iba. Maging mabait ka sa kanila, then you get to that heavenly position to be able to enjoy it yourself. So you make others enjoy first. And you become
the collateral beneficiary of your goodness to others. It's not you making yourself enjoy only and only you. Makukulong ka sa sarili mo. Para ka makarating sa sarili mo, you have to go full circle. You want to get to God, you go to God through others first, by doing good to them, by being kind to them, and then you reach God, and God blesses you, pabalik-balik. It all begins and ends with God. That's why Jesus is the beginning and the end, the Alpha and the Omega. All the kindness and the goodness start with Him. We become beneficiaries, so we make others beneficiaries too, and it goes back in terms of praises to God and thanksgiving to God, and the cycle is done. So langit is in your heart. In your mind. Langit is spirit, feelings, not just a place. So dito, here and now, you can have a slice of heaven. And how? Sabi ni Jesus, by helping others. Sino man sa atin ang tunay na tumutulong sa kapwa, taos puso, tapat na tumutulong, alam nyo yung langit na yun. Yung ligaya na tanging givers and kind people experience. It is an advanced party of heaven that is in your heart whenever you do good. At pagka naman gusto mo gumawa ng mabuti at hindi mo nagagawa, hirap na hirap ang iyong loob, parang equivalent ng hell. Hell-like feeling. At sabi ni Jesus, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, and if you like to be spiritual about it, magkakaroon ka ng kayamanan sa puso mo, sa loob ng puso mo. True wealth is in the heart, is in the feelings, in the good feelings caused by being kind to others. At sabi ni Jesus, pag ginawa mo yan, Mr. Mayaman, pagkatapos, magawa mo yan, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Kasi ang daan ko ay ang daan ng kindness. So unless maging kind ka, hindi ka makakasunod sa akin, so kailangan maging kind ka rin. At yung daan ko na yan, ang patungo sa heaven, patungo sa eternal life, ang sample ng eternal life and heaven, well, gawin mo yan para ka magkaroon ng eternal life na hinahanap mo at hinihingi sa akin ngayon. Matthew 15:21, doon sa kinalugdan ni Jesus, na servant, the master answered, "You did right. You are a good servant who can be trusted. You did well with that small amount of money. So I will let you care for much greater things. Come and share my happiness with me." Para rin sinabing, come, follow me. Come, share my way. Come, share my destination. Come, share my happiness. And the way to that happiness is kindness to others. Sayang at hindi ito mapapatunayan ng mga taong nananatiling makasarili lamang, hindi gumagawa ng kabaitan at kabutihan sa kapwa. Sa kanila, ito isang mito. Isang guni-guni. Maari isang falsehood kasi kailangan mong gawin para maranasan. Sabi niya, follow me. Meaning, be with me in happiness, in my kingdom, in heaven. Follow me, which means I will reign in your heart and your heart will be my kingdom. Your heart will be heaven here within you. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. So, ibig sabihin, hindi siya handa for eternity. Hindi siya handa for eternal life. Hindi siya handa for heaven. Kasi hindi siya handa na daanan yung kaisa-isang daan patungo doon na sinasabi sa kanya ni Jesus, kindness to others. Kasi mahal niya yung pera niya. At kung mahal niya yung pera niya, isa, ibig sabihin, hindi niya mahal ang sarili niya. Kasi kung mahal mo ang sarili mo, sinabi na ni Jesus eh, you want heaven? Ipamigay mo yan, at then makakarating ka dahil pwede ka sumunod sa akin. Hindi niya sinunod, ibig sabihin, mas mahal niya ang pera kaysa sa sarili niya. Sukdang hindi siya makasunod kay Jesus, hindi siya makarating sa hinahanap niyang eternal life, basta pera pa rin. Napakalaking kabulagan. Kaya ikinwento ito para sa ating kaliwanagan. Hindi siya dekorasyon para pagkunan natin ng aral. Malungkot siya, negative feelings. Kabaligtaran ng positive feelings of happiness. So malungkot means non-heaven, malungkot here means hell. Pag ginawa mong extreme examples of heaven and hell, saya and lungkot. At ang pinagkaiba lang nung dalawa is the determination, the will to do good, to be kind to others.
ayaw niyang mag-share. But in the experience of love and in godliness, you keep only what you give away. And you lose what you selflessly keep. Parang sinabi ni Jesus, to live, you have to die. Mga extreme examples, cyclical, para mo ma-maintain, kailangan pamigay mo. You want heaven? Give your heaven, your money, whatever you love away, and it comes back to you. That is the law of the universe. The law of balance. Mas mahal niya ang kayamanan niya higit sa kapwa-tao. Which means, mas mahal niya ang kayamanan niya kaysa sa kanyang sarili. Kasi sinabi, love others as you love yourself. So if you don't love others, you don't love yourself. Many times, we do acts that are very unloving because we think we are doing it to be able to love ourselves. But when you do not love others, at the end of the day, you do not love yourself. Because the way to benefit yourself is to benefit others first in a way that will become a collateral benefit to you. But you benefit others first. Pag inuna mo ang sarili mo at puwera sila, wala kang mararating. Because the blessing will not go around, it will only be trapped within you and it becomes poisonous. Mas mahal na ang kayamanan niya higit sa langit, higit sa Diyos, higit kay Jesus. Hindi totoong ibig niyang sumunod kay Jesus. Kasi hindi siya willing na daanan yung dinadaanan ni Jesus. Ano? Hahanap siya ng ibang shortcut. Saan siya dadaan? Eh, Jesus is the way, the truth, and the life. Love for others only means putting others first. It doesn't mean not putting yourself in. Uunahin mo lang sila. 1 Corinthians 10:33, tularan niyo ang ginagawa ko, sabi ni Pablo. Sinisikap kong mabigyan kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami. At pag inuuna niya yung iba, merong himalang nangyayari, bumabalik din sa kanya yung binigay niya. Pero kung hindi niya ibinigay to keep it for himself, he himself will not be able to keep it. He will lose it. You lose what you do not give away. Especially sa love. That's the wonder of love. The more you love, the more you give it away, the more it comes back to you. But the more you love yourself and love others less, the more love runs out. Mas nauubos. Selfishness, unkindness is hell. It is not heaven. Kung gagawin natin malakomics yung illustration ng heaven and hell, eternal life and the punishment, yun yung nasa kwento na yun. Pero alam niya na yun ang sinabi ni Jesus, hindi pa rin siya nakinig. Ano ang blessings in, of, and for kindness? Marami. One, kindness is easy or easier for the brain. Ang dami ng naging scientific studies on the effect of emotions, on the effect of our behavior on the brain, on our way of thinking, and that affects our physical health. And one of the findings is that kindness is easy for the brain. Humans are social beings. We succeed more easily by cooperating with fellow humans and with nature. Now, kindness is hardwired into our brains. That is what many of the scientists conclude. We were created by God to be kind. Natural, God ang nag-design sa atin eh. We were designed to be kind. That's why it takes more effort for our brains to be unkind than to be kind. Isipin niyo mga kapatid, meron kayong gustong gawing kabutihan. Meron kayong gustong gawing kasamaan. Gusto niyo magbigay, dito gusto niyo maglumamang, magnakaw, makaisa. Saang side kayo mas mapapagod? Mag-isip. Nakakapagod mag-isip namang lamang. Nakakapagod na mag-isip na makaisa, na makapagnakaw, makapanloko. Kasi kailangan iplano mo lahat. Aagawan ko ang mga kapatid ko ng mana. Ano magagawin mo? Kailangan yung bangkay na kamay ng nanay mo. Patatakin mo doon sa deed of sale. Di ba? Kailangan mag-produce ka ng deed of sale. Kailangan marami ka kasinungalingan na gawin. O, gusto mong dayain ang asawa mo, mayroon kang affair, ang daming planning niyan.
mga planning ng uwi mo, planning ng mga bakasyon mo, ng ninanakaw mong oras, ng ninanakaw mong pera para maibigay sa kanya. Ang daming planning. Samantala ko, ang plano mo lang maging mabuti sa asawa mo, ang simple no, relax ka lang. Ito lahat. Tapos ang kwento. Selfishness makes the brain consider and analyze a lot more things. Because selfishness enables us to be planned to succeed. Selfishness makes the brain work hard or harder. In other words, selfishness is stressful. Ang mga taong makasarili, mabilis tumanda. Kasi maraming kailangan isipin maiitim na balak. Paano ko kaya dadayain itong mga paninda ko na kunwari 1 kilo pero 8 guhit lamang? Isip ka ng isip. Paano ko pabibigatin itong tinda kong manok? Ano mga ituturo ko dito? Para siya bumigat. Anong gagawin ko para maibenta ko ang bulok na karne? Lalagyan ko ang mga sili para spicy, para matamis, para magkaroon ng mga lasa. Kailangan mo mag-isip eh, para mandaya. Pero kung mabait ka lang, okay ka lang, wala ka masyadong pinag-iisip. Meron pa nga isang tindera, may bumibili sa kanya ng kamatis. Sabi niya, sa kabila ka bumili kasi bagong galing siya sa palengke, yung kamatis ko kahapon pa. Ang haba ng buhay ng tinderang ito. Kasi wala siyang daladalang guilt, wala siyang daladalang mga atraso sa kapwa. Kasi mabait. Maraming isipin na makasarili yung unkind. Hindi tahimik ang buhay niya. Yun palang hell na eh. Yung gumawa ka palang ng mabuti, wala kang kailangang itago. Heaven na yun. Mahirap na may itinatago. Matthew 5:43, narinig yung sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Yan yung paraan ng mga Hudyo nun eh. Pero sabi ni Jesus, no. Ito naman ang sinasabi ko. Ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. So alin sa dalawa ang magbibigay sa inyo ng kapayapaan? Yung kinakabihan mo ang iyong kaaway at minamahal mo lang iyong kaibigan, o mahalin mo na lang lahat. Tatawarin mo lahat, ipanalangin mo lahat. Mas madali yun. Wala ka ng galit na alagaan. Wala ka ng mga babalaki na paghihiganti. Hindi ka na hypersensitive. Marami kang pinapalampas. Kaya yung way ni Jesus, sabi niya, I am the way. Sabi niya, my yoke is easy, my burden is light. You will find rest for your souls. Sa kabaitan ng kapahingahan, hindi sa unkindness. Unsociable individuals are disadvantaged. Yung mga hindi marunong makipagkapwa, hindi marunong makitungo, hindi marunong makihalubilo, yung mga makasarili, they are weak. Why? Because struggle is a fact of life. And sociability and cooperation are equally important to be able to make it through the night. Mas mabuti sa atin na tunutulungan at tumutulong kesa mapag-isa ka lang. Kindness is present even in nature. Pag pinag-aralan natin yung mga animals and plants, meron tinatawag ang mga biologists na survival of the selfless. Ibig sabihin yung mga marunong makipag-cooperate sa kapwa halaman, sa kapwa isda, sa kapwa kung ano man, mas malaki ang survival rate mo dun. Yung mga hunter dogs, they are able to hunt when they hunt in packs. Yung grupo-grupo sila. Bakit ang mga isda sama-sama mag-swim ang dami-dami? Kasi kinakain sila ng ang daming malalaking isda. So may makain man sa kanila, as a species, as a group, tuloy pa rin ang buhay. Hindi sila mauubos. Kasi busog na yung kumakain, nandun pa sila, ang dami nila eh. Kaya mabuting sama-sama, merong ganun. Sa mga puno, pag tumingin kayo sa ibabaw ng puno, lalo sa gubat, ganito makikita nyo. Wala mga leaves na nagpapatong-patong. Kanya-kanyang area yung mga puno. Area ko to, area mo yan. Kaya mapapansin nyo, kahit sa garden ninyo, pag may halaman dito, may tinanim kayong iba, lalayo siya ng konti, hindi siya makikipagsiksikan. Kasi marunong sila mag-cooperate. O share tayo ng space. Dito ako, dito ka, may hangganan ako, may hangganan ka. At napatunayan ng napakarami nag-aaral ngayon ng mga puno nag-uusap-usap through the roots. Na pagkulang ng nutrient yung isa doon sa malayo, pinadadala nung isa na sobra sa nutrient niya through the root system. At yung mga mumunting mga buhay na mga nakatira sa kanila mga paligid, tumutulong din sa kanila para sila mga buhay. They exchange nutrients, they exchange information. When some trees are under attack of whatever, mga insects o kung sino man, they release messages through the roots so that the neighboring trees can prepare themselves. They can release
kung ano-ano mga chemical elements nila that will actually drive even insects away. Mga repellents. Kaya yung mga informed and healthful habits ngayon, ang pampaalis ng insekto sa bahay, plants. May mga plants na specialty nila, magpalayas ng lamok, magpaalis ng mga ipis, pero hindi nyo papatayin. Because pag may insecticide kayo, yung side means dead, katulad ng suicide. Diba? Dead. Parasite. Genocide. Pag ngayon, may insecticide ka, ang nakamamatay sa lamok ay nakamamatay din sa'yo. Malaki lang ang lungs mo, kaya hindi ka namamatay agad. Isang patak patay ang lamok, sa'yo isang drum dapat. Eh dahil hindi ka naman nagbubuhos ng isang drum sabay-sabay, spray ka lang ng spray everyday, unti-unting naiipon sa katawan mo yon, kaya bukas ka pa mamamatay. You don't want insects in your house? Ha, plants, ilagay nyo. Just drive them away, don't kill them, kasi may karapatan din sila mabuhay. Ayaw nyo lang, kakagat-kagat sila sa inyo, so just use even essential oils. Yung mga plants, nagtutulong-tulungan sila. Pag kami namamatay na isang halaman, talagang hindi na maiwasang mamamatay siya, nire-release niya lahat ng mga very favorable elements sa kanya into the root system para makuha ng iba. Kaya pag tumingin uli kayo sa mga puno, makikita nyo, sila ay sample ng cooperation. Puno nga marunong niyan, dapat tayo rin. Pero ang tao, over time, nabaluktot ang isip eh. Ang itinuturo natin ngayon sa mga bata, be competitive. Sa mga bansa, be competitive. Pag nag-compete-compete tayong lahat, mamamatay tayong lahat sa planetang ito. Ang kailangan ng humanity, cooperation. Yung product na pinakamadali at pinakama-effective na gawin ng bansa mo, yun ang gawin mo, yung iba ang gagawa. So we all need each other and we all feed each other. Hindi tayo magko-compete. You kill your competitor, you will also die kasi mawala ka ng market. Mawala ka ng supporter. It is important na tayo'y bumalik sa kabaitan, kabutihan, kagandahang loob at turuan natin ang mga bata to be cooperative rather than to always want to win. Yung kailangan anak, ikaw ang first honor. Alam niyo yung mga ganun, pag lagi mo diniktahan, mamaya wala siyang kaibigan na classmate kasi competitive siya. Laging gusto niya, siya yung panalo, pinakamataas ang grade, lagi siya yung mabida. So we like that kind of person. Kailangan, anak, marunong ka dapat makisama, marunong ka dapat makitungo, dapat marunong ka makipagmabutihan because that's where we all will thrive. At yan ay tinuturo ng Bible. Turo yan ni Jesus at itinuro ng mga disciples yan. Kailangan marunong kang makibagay, makitungo, makihalubilo, makipagmabutihan. Ephesians 4:25-28. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. Sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayong magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw, naggalit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Ano lang ang ending ng lahat ng sinasabi nito? Maging mabait ka sa kapwa, magiging mabait din siya sa'yo, pare-pareho kayo magbe-benefit. Huwag kang magsinungaling, kasi pag nagsinungaling ka, malalaman din nila yan, mawawala silang tiwala sa'yo. Paano ka aasenso kung wala nagtitiwala sa'yo? Huwag kang magnakaw para kapagtiwalaan. You need people trusting you for you to succeed in whatever you do. Kailangan cooperation. Kailangan kind ka because kindness begets kindness. Kung yung ginawan mo ng mabuti, hindi siya diretso ang nagbayad sa iyo, babayaran ka rin ng universe because the universe runs in perfect balance. Debit, credit, dapat zero balance. Hindi pumapayag ang nature na hindi. Kaya huwag ka magdamdam kung may ginagawa ka ng mabuti, hindi ka binabayaran. Una, kaya ka nga nakagawa ng mabuti sa kanya, nauna na ang Diyos na nag-advance sa iyo eh. Ano naman na ibibigay mo sa kanya kung walang naibigay na una sa iyo ang Diyos? So kahit hindi kanya binayaran, actually, ikaw yung nagbayad, ikaw yung nagsukli sa binigay sa'yo ng Diyos, sa iba mo lang nga binigay. Huwag sumasama ang loob mo. Kung hindi kanya diretso binayaran, hindi siya nagpasalamat, wala siyang kwentang bigyan, God will find a way for the appreciation to go back to you. Huwag mo yung problemahin. Ang atupagin mo, maging mabait. Maging mabuti. The teaching is always kindness to one another. And it creates your own happiness. Now, kindness is helpful for the brain. One, because as we have said, it doesn't make your brain work so hard. Researchers have found out
that people who donated kidneys to total strangers had a very distinct brain shape, brain composition. Yung extreme altruists, ang brains nila, ang structure, differed from a normal person's brain. And the brain structure of the very, very kind are the opposite of a psychopath's brain. Alam niyo yung mga psychopathic people? They have less or no compassion at all. No? Iba ang shape ng brain nila. At nakocompare na ngayon, ang shape ng brain ng mabait at ng hindi mabait. Pakisilip niyo ang brain ng katabi niyo kung meron kayong x-ray eyes. Kasi nakikita na. People who have less compassion, no compassion, who are cruel, iba ang shape ng brain. Ang tanong, yung bang mababait, ay mabait talaga kasi likas lang gano'n ang shape ng brain nila? Yes, pwedeng gano'n. Pero merong dahil sa practice ng practice ng practice ng kabaitan, kahit psychopathic yung shape nila noon, naiiba dahil sa ginagawa nila. You sow a thought, you reap an act. So an act, reap a habit. So a habit, reap a character. Gusto mo ng ganong character? Simulan mo sa ganitong thought. Gawin mong action, gawin mong habit. Mamaya, character mo na yun. Nare-reshape ang brain. Kaya ang sabi ng Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. And the will of God is that we all be kind. So kung meron tayong mga natural tendencies to be unkind, kalabanin nyo yan, baligtarin nyo with action. Iniisip mong sampalin yung katabi mo, i-facial mo. Baligtarin mo yung tendency. Kasi yung action mo na yon, pag pinaulit-ulit-ulit mo magiging habit, it will become you. It will reshape your entire worldview. Your value system. So either likas ka ng mabait, at kung hindi likas, magbait-baitan ka muna. Pwede yon. Paulit-ulitin mo lang, yung magising ka isang araw, ay, ang bait ko na po talaga, normal na to. Nangyayari yon, may pagbabago talaga pag sumusunod tayo sa kagustuhan ng Diyos. Huwag niyong susundin yung negative nature. Kasi meron din tayo nun. Ang sundin niyo yung positive. Huwag niyong susundin yung udyok ng kadiliman. Ang sundin niyo yung guidance ng liwanag. Now, kindness is the way to happiness, not unkindness. According to studies, unkindness creates fluctuating happiness. Kung paano na may measure ng mga nag-experiment yan yung happiness level, yung unkind, nagiging happy din. Kasi nagiging pleasure niya sometimes to be cruel, to be unkind. Yung hiniyakan niya, pinahiyakan, tuwang-tuwa siya. Meron siyang ganung pleasure. Yun nga yung psychopath mind, ha? Pero, sandali lang ang ligaya niya. Kaya mamaya, naghahanap ulit siya ng biktima. Looking for his fix or her fix. But kindness, according to studies, result in longer lasting and authentic happiness. Happy people are kind people. And kind people become happy, even if they were not happy at the beginning. The way to happiness is through the way of kindness. The way to heaven, to eternal life, is the way of Jesus. And Jesus says, sell your property, give them to the poor. It doesn't mean that everybody needs to sell everything before they could follow Jesus. But in this man's particular case, the hindrance to him was his love for his money. That's why he had to deal with that. Maybe it's that love for money in your case, and in my case, maybe it's love for something else. But if it makes us love people less, or not love them at all, then yung sinasabi ni Jesus, iliquidate mo yan, tanggalin mo yan, sell it, get rid of it, kasi hindi ka makakasunod sa akin pag iyan ay daladala mo. Ang bigat-bigat niyan, hindi ka makakasunod. James 3:16, sapagkat saan managahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. So pag selfish ka, unkind ka, lahat na pag-iisipin mo masama. Magkakabuhol-buhol lang yung buhay. Ang dami-daming kasamaan na mangyayari hanggang hindi mo na malaman kung saan ang puno at dulo dahil buhol-buhol na ang lahat. Jesus is the way out of that. Just begin to be kind.
break the cycle of unkindness. Meron ba kayong kilala, kasambahay, kamag-anak, katrabaho na, meron kayong cycle of evil na ginagawa sa kanya? Yung pagka maglalagay, maghuhulog na siya ng kanyang card sa bandit lock, nilalagyan niya yung bandit lock ng asin para masira. Pag meron siyang project, sinasabotahin ninyo. Nasa accounting kayo, pagka mga request ng department niya, ay, hindi niyo inaasikaso. Meron ba tayong tinatrato with the cycle of evil? Baligtarin niyo yan. Get out of that cycle. Minsan maliit, malaking bagay, pero meron ganon. Minsan may sarili mong kasama sa bahay, hindi yung paborito. Pagka siya, laging negative ang treatment mo sa kanya. Pag nauna kang kumain, uubusan mo siya. Pag nagmamadali siyang gumamit ng banyo, kanta ka pa ng kanta sa banyo, ang tagal-tagal mo kumakanta doon para siya masadista. Meron ba kayong ganon? Isipin nyo, break that cycle and begin a cycle of positive love, of kindness. And you will change. Sa kaalaman ng marami, kaya sila naghihirap. Kaya sila nagdurusa. Kaya nabibigo ang lahat ng project nila. Kasi hindi sila mabait. Kailangan, honestly, saliksikin natin ating sarili. Mabait ba ako o hindi? O nagbabait-baitan lang ako? O talagang hindi ko nga itinatago, talagang hindi ako mabait? Siyasatin natin. Kasi ang sabi ni Jesus, you want paradise? You want eternal life? Be kind. So if you're not enjoying this paradise, here in your heart, ibig sabihin, may unkindness. Kasi yun ang itinuro ni Jesus na dahilan. Come on, isipin natin. At huwag tayong mag-deny. Lahat tayo nananalamin sa harap ng salita ni Jesus para tanggalin ang mga dumi na ating mukha, hindi para lalo itong takpan. At yun ang magdadala ng pagbabago sa ating buhay. Yung iba sasabihin, alam mo, malas-malas ko sa business. Mabait ka ba? Kailangan mabait ka. Baka naman sobra kang bait. Talagang hindi ka na naniningil na nagbabayad. Eh, malulugi ka rin nun. Kasi dapat, love others as you love yourself. So, love mo rin yung sarili mo. Hindi ka naman nagpapaapi. Hindi ka nagpapakawawa. Hindi ka nagpapadaya. Hindi yan ang ibig sabihin ng kabaitan. Love others as you love yourself. Pantay lang. Philippians 2:1-4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Why? It will lead you to isolation. Pag mayabang ka, mapagmataas, ma-isolate ka. Remember, in humility, value others above yourselves. They're malalove ka nila, magugustuhan ka nila, kasama ka sa circulation, magsasucceed ka. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Kasi pag inuna mo sila, uunahin ka rin nila. So pare-pareho, there's a cycle of goodness. Cooperation is what Jesus teaches us and His disciples teach us. Kindness always wins. Kindness never goes unpaid. So, pero ang kind-kindan ko po, bakit walang nagsusukli sa akin? Well, nauna ng kind sa'yo ang Diyos, so ikaw nalang nagsusukli. So huwag ka na maghanap ng iba pang sukli. Nagbabalance ka sa pagbibigay. Dahil nakatanggap ka na eh. Kung may expect ka pa, ibabalik pa sa'yo. At pag ibinalik sa'yo, dapat magbigay ka uli para paikot-ikot ang biyaya. Kindness is rewarded with an overall health of goodwill, of good deeds, peace of mind, which leads to health, which leads to wealth. Kasi kung magaling ang takbo ng utak mo, magagaling ang takbo ng negosyo mo, ng hanap buhay mo, health can bring wealth. Now, it has been found in studies that people who volunteer to help others lose weight, have lower cholesterol levels, blood pressure, and lower incidences of heart problems. In other words, everything being equal, ha? Everything being equal, kung minsan naman kasi merong factor na magne-negate nitong result na to, pero everything being equal, in a laboratory control situation, people who volunteer to help others live longer. Pero pag sabi mo, eh, bakit po yung nagbabolunteer, nasagasaan, namatay agad? Sabi ko nga, everything being equal. Hindi naman lahat nasasagasaan eh. Kasi kung sasagasaan mo siya, sagasaan mo rin lahat. Para everything being equal. But everything being equal, studies show again and again that people who are kind live longer. Bakit nga hindi? Eh, tahimik matulog, tahimik ang loob, payapa. Pag kumakain, natutunawan, hindi siya nagkaka-indigestion. Subukan nyo nga ang galit kayo, kumakain kayo. Hindi kayo makakatunaw na pagkain nyo. So talagang helpful habit to be kind. Proverbs 28:27, those who give to the poor will lack nothing.
But those who close their eyes to them receive many curses. And of course, one of the curses of closing your eyes to the needy is guilt. Whether you are in denial that you are guilty, you will still feel it, or your body will suffer from the feelings of guilt. Mahirap to live with guilt. Gawin niyo yung mabuti, ang sinasabi na inyong budhi, kesa ignorin natin yung budhi at ang ating katawan ang nagdurusa. Kindness multiplies. Kindness spreads and leads to a chain reaction of other acts of kindnesses. Kaya yun ang magandang atmosphere. Sa bahay niyo, mga kapatid, is it a climate of kindness or unkindness? Nawa, kindness. Gawin niyo pang kinder. Gawin niyo pang kindness. Ngayon, kung unkindness yung climate, you be the agent of change. You be the instrument of God. Reverse that climate. Reverse that cycle by doing acts of kindness. Kaya nyo yan, maiba. Because you are the salt of the earth. Konting salt, ramdam agad ang lasa. You are the light of the world. No matter how dark a room is, pag pumasok ang isang maliit na light, naliliwanagan talaga yun. Hindi ka pwedeng kainin ng dilim. Ang liwanag ang lagi magwawagi. So kung nasaan man kayong sitwasyon, humahari ay kadiliman, be that light. There is unkindness. There is cruelty. Be kind. And you will be God's instrument in changing that environment. 2 Corinthians 9:11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Pag marami nagpapasalamat sa Diyos, lalong nagbo-blow out ang Diyos, lahat lalong nabe-bless. Bigyan mo ang tao ng dahilan para magpasalamat siya sa Diyos. And you will create a new atmosphere, a new whole world. Change the climate. Kindness opens the heart and then the mind. The more giving one becomes, the more one becomes forgiving and understands people who are different from oneself. Pag ang tao palabigay, nagigiring mapagpatawad. May nangyayaring himala. Pagbigay siya ng bigay, lalo ang pinagbibigyan niya, eh yung taong may utang sa kanya, natututunan niyang patawarin. Kasi pag minamahal mo ang isang tao, whether by feelings or by action, naiiba rin ang damdamin mo sa kanya. So kung may tao kayong kinakainisan, regaluhan niyo ng cellphone. Lagi niyong textan ng I love you. Meron kayong tao kinakainisan, gawan niyo ng mabuti. Kagagawa niyo ng mabuti sa kanya, bigla na lang kayo gigising isang araw, mahal niyo na pala. O kung hindi man kayo makarating doon, eh at least, hindi niyo na pala dislike. Hindi niyo na hate. That's the only way to reverse hatred with love. Kung merong gumawa sa inyo ng masama, gawa niyo ng mabuti. Kasi pag ginawa niyo rin ng masama, gagawa ulit siya sa inyo ng masama. Hindi matatapos ang cycle. Pero pag ginawa niyo ng mabuti, gagawa niya kayo ng mabuti. O hindi man yan gawin yun, titigil na siya sa paggawa ng masama sa inyo. You will be able to change the flow of energy. Kind people embrace and care for others. If you embrace and care for others, you understand and appreciate yourself better. Ang pinakamabilis daw na daan for self-acceptance is accepting others first. Na pagka ang iba ay tinatanggap mo ng walang patakaran, inuunawa mo, minamahal mo, ang nagiging ending, natututunan mo ring tanggapin ang iyong sarili. Maraming tao, kaya nila nire-reject ang iba kasi ang sarili nila, di rin nila matanggap. Malalalim na mga psychological na usapin. Pero dinidiscuss yan ni Jesus at ang kanyang mga alagad. 2 Corinthians 9:13-14, ang bukas palad niyong pagbibigay sa kanila. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos, kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin. Can you imagine? Na may isa, lalo marami na taong buong pusong nananalangin para sa inyo. Can you imagine the blessing that you will receive? Eh kung ay pinapanalangin nila, sana magkasakit siya. Maparalitika sana siya. Yung ipinapalangin sa'yo negative, pwedeng hindi matupad, pero pwede rin matupad. So, napakasarap na ang gagawin mo sa kapwa, ang ending, magpapasalamat siya sa Diyos dahil sa ginawa mo.
pupurihin niya ang Diyos. Pinapalitan mo ang climate ng planeta. So be kinder. Maraming paraan to be kinder, but I'd like to suggest only one direction right now. Let others go first. Unahin ang kapwa. Put others first. Philippians 2, 3-4. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ito rin yung higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Put that into action. Serve. Wait on others. Galatians 6:9, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Panaligan, panghawakan, tupdin ang sinasabi ng mga salitang ito. Serve. Wait for others. Wait on others. Wait for others. Slow down long enough to extend a hand to others. Kung isang sobra tayo nagmamadali sa ating mga schedule, walang time to love. But our accomplishment and our wealth will be measured by how much we loved, how much kindness we've extended to others. Psalm 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Now, to number our days could mean to realize that life is short. To realize, to number our days, to intentionally focus on loving, on doing acts of kindness. Huwag kayong magpalampas ng isang araw na wala kayong namahal, and hindi kailangan emotional yon, yung nagawa nyo ng loving act. Because every day is an opportunity to love. Don't reverse it and turn it into an opportunity to hate. Dahil sayang ang araw na ibinibigay ng Diyos. And very simply, in very daily ways, wait for others to speak. Wait as they speak. Don't dominate conversations. Kindness yun. Napakasimpleng area of kindness. E pag doon lang, hindi pa tayo nagsucceed sa malaki pa kayang area. Romans 12:10, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. So let and make others shine. Give them their 5 minutes of fame. Huwag niyong agawan. May magpo-post sa Facebook. Wow, tumira kami dito sa 0.005 hotel na star. Bigla kang tatabi ng post. Ah, ako dito sa 7 star. Huwag mo naman siyang sapawan na. Hayaan mo na. Ba't hindi tayo makatiis? May nag-post ang biyahe niya, ipopost mo rin yung biyahe mo. May nag-post kumakain ng bulang lang, ipopost mo yung French food mo na hindi mo nga mapronounce ang pangalan. Lagi nalang kailangan makasapaw tayo. No, let others have their moments of fame. Philippians 2:3, don't be jealous or proud, but be humble and consider others more important than yourselves. Baliktad ang ginagawa natin, kaya magulo ang mundo. Pero pag gumawa ka ng gano'n sa kanya, matuturoan mo rin siya na gano'n ang gawin sa'yo, the climate will change. Mga kapatid, be okay with not being glorified. Okay lang, hindi ka sumikat, hindi nabigay sa'yong credit. God knows. At ang Diyos ang nagbabalance ng lahat. Matthew 6:3-4, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Napakahalaga. Yan naman yung paggawa ng mga secret kung personal mo lang. Pero kung corporate activity, it's okay to make it public, especially if you're reporting to your donors, if you're inspiring others to do the same, lalo yung may mga relief work, you post it to inspire others that, give them ideas that they too can do it. Hindi naman pagyayabang yun, to inspire others and to encourage them to do the same. But, very importantly, every day, praise instead of criticize. Lalo ngayon sa mga social media, ang dali-dali mag-criticize. Ang dali-daling bumasag ng kalooban, ang dali-daling sumugat ng loob sa mga salita, careless words that we say. But we praise instead of criticize. The Lord gave us a mouth to praise Him and to lift others up. Ephesians 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita.
lagi ninyong sikapin ang pangungusap ninyo makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Pag bumukas ang bibig mo, may nabibless dapat. Hindi siya curse. So pag blessed, be kind. Ngayon, pag hindi blessed, lalong be kind. Because your way to blessedness is through kindness. At pag kind ka, ikaw'y blessed. Napaka-importante nun. Whether or not, people give you recognition, people give you material compensation, you're able to give because you received already from God. Panginoon, turuan niyo po kami. Na kung mabait kami, mas bumait pa. At siyempre, kung hindi kami mabait, para bumait kami. Hipuin niyo po ang aming puso. Buksan niyo ang aming isip. At ipakita niyo ng buong liwanag kung anong relasyon ng kabaitan sa buhay na walang hanggan. Tulad ng sinabi ni Jesus doon sa binatang, mas mahal pa ang kayamanan kesa sa sarili niyang kaluluwa at kesa sa kapwa. Magbulay-bulay tayo sumandali at pakinggan ang tinig ng Espiritu.